Ayan. Next natin is, ayan, dissimilar fraction. So, dissimilar fraction. Kapag dissimilar fraction, so, kailangan natin hanapin. Di ba pa nag-solve tayo ng fraction? Hanapin natin yung LCD. Katulad ng 2/3 plus 1/2. Ayan, dissimilar fraction. Hanapin muna natin ang LCD ng 2 and 3. So, kapag sa dito, kapag sa rational algebraic expression, kailangan natin hanapin ang LCD ng x minus 1 and x plus 2. O yan. Pag dissimilar fraction, kailangan natin maghanap ng LCD or least common denominator. So, try natin maghanap ng LCD. Okay mo hanap ng LCD ng less common denominator. Kunwari, ang ating denominator ay x minus 1 and x plus 2. Ano ang LCD niyan? So, as 1 yan, x minus 1 iisa yan at x plus 2 iisa yan. So, since wala naman sa kanila magkagaya, so ang LCD na natin yan ay ang x minus 1 at x plus 2. Yan na yung ating LCD. Ito na yung ating LCD. Kapag yan ang denominator nyo. Kapag ganito naman na example natin, x square minus 4 and x plus 2. Anong LCD niyan? So, ito ay square of 2, difference of 2 binomials. The difference of 2 square. Yan. Ipa-factor muna natin ng x square minus 4. So, x square minus 4. So, ano ang factor niyan? Ano ang factor? So, yan ay the same sa x plus 2 times x minus 2. So, parehas lang yan doon. Kaya, factor niya itong x plus 2 times x minus 2. Paano nakuha yan? So, i-apply niyo lang yung, kung tanda niyo pa yun, yung FOIL method nung kayo ay grade 8. So, multiply lang natin yan. So, babalik siya dito sa x square minus 4. Try natin. So, x times x. So, x square. X times negative 2 is negative 2x. 2 times x is positive 2x. And 2 times negative 2 is negative 4. So, x square. Pag negative 2x plus 2x is 0. So, matitira ay negative 4. So, x square minus 4. So, bumalik na siya doon. Doon sa ganun. So, kaya ang factor niya ay x plus 2 and x minus 2. Then, and, di ba? Hanapin natin ang LCD ng x square minus 4 and x plus 2. So, yung x plus 2, syempre wala namang factor yan. So, x plus 2 na rin yan. So, yan. Hanapin na natin yung magkagaya. So, x plus 2 at x plus 2, magkagaya lang yan. So, x plus 2. So, binundan natin yung x minus 2. So, ang LCD ng ating x square minus 4 and x plus 2 is x plus 2 times x minus 2. So, yan ang kanyang LCD. Natin ang LCD. Yan, ang LCD niya. Yan, example number 3. Hanapin natin ang LCD ng x square plus 5x plus 6 and x plus 3. So, hanapin natin ang kanyang LCD. So, kailangan natin i-factor muna ang x square plus 5x plus 6. So, hanapin natin ang factor ng x square plus 5x plus 6. Ano kaya ang factor niyan? Factor. So, para makuha ang factor niyan, so, gawa tayo ng dalawang parenthesis. Yan. Mag-iisip tayo ng number, dalawang number. Kapag pinag-add, ang sagot ay yung middle term, 5. At kapag pinag-multiply, ang sagot ay 6. So, ang factor ng 5 ay pwedeng 5 and 1, 4 and 1. Pag pinag-add, 4 plus 1 ay 5. Pero pag pinag-multiply, ang 4 times 1 ay 4. So, maliit doon. So, tayo natin ang 2 and 3. 2 plus 3 is 5.
2 times 3 is 6. So, ang ating, try natin ang 2 and 3. 2 plus 3 is 5, and 2 times 3 is 6. Pero, tanda niyo pa ba yung FOIL method? Nung kayo ay high school, nung grade 8, FOIL. Apply natin yung FOIL method kung tanda niyo pa. F, ibig sabihin first to first. So, first to first, x times x is x square. Next is O, outer to outer. X times 3 is 3x. Next, I, inner to inner. Ito yung inner natin to inner. 2 times x is 2x. And last to last, 2 times 3 is 6. So, combine the similar term. Yung x square, walang kagaya. So, x square, 3x plus 2x is 5x, copy yung 6. So, bumalik siya doon sa ating original given. So, tama yung factor natin. Ang factor natin ng x square plus 5x ay x plus 2 times x plus 3. Ayan. How about yung x plus 3 natin? So, ang x plus 3, walang factor, yun na rin yan. So, x plus 3. So, ang ating LCD, so, ang x plus 2, bring down. Dahil magkapares yung x plus 3 sa x plus 3, so, bring down lang natin yan. Yun ang ating factor x plus 3, isa lang. So, yun ang ating LCD. Ang LCD ng x square plus 5x plus 6 and x plus 3 ay x plus 2 times x plus 3.